nakaulan dito ngayon sa Northern Samar. Nakatawid na ako dito. Sa Visayas tayo, mga Maneho. Maulan dito, maulan. Nakatawid na tayo sa Samar, ano. Medyo maulan dito sa may Northern Samar. Yeah, tingnan niyo yung view. Mataas pala to. Basa dito ngayon. Papunta tayo sa may Katbalogan. Doon ang ating direksyon. And so far, magandang biyahe. Hindi talaga matagtag yung Navara. Pwede kahit pang malayuan talaga. Doon tayo. Ito yung Summer Sea. Nasa Katbalogan na tayo. And ito nangyari, bakit mga ganito? Shout out Katbalogan. Fiesta yata rito. Oo nga, fiesta nga. Aksidente oh. Dito na pala ako sa Baguio. Ayan, magandang view sa Baguio. Hindi, joke lang, nasa Katbalogan tayo. So yan, medyo okay na yung umaga natin. Dito sa Katbalogan, para ding Baguio. Yung mga bundok dyan, may mga bahay na nakatira. Ayan. Magkano diesel dito? 81 pesos. Medyo mahal. Sa Naga, Bicol area, wala pang 70 pesos sa mga diesel doon. Parang Baguio nga eh. Elevated yung mga bahay-bahay. Ito yung Katbalogan Doctors Hospital. Na-imagine ko na yung mga bayan dito nasa gilid lang ng dagat o ng bundok. Malaking part sa isla ay puro bundok na. So wala nang nakatira doon. Ayun o, nasa gilid lang tayo ng dagat. Sa gitna niyang bundok. Dito sila lahat nakatira. Pag nasa Visayas ka daw, sabi nila Bisacol daw, yung term Bisacol. Kasi nga, malapit lang sa Bicol and then Visaya, pinagkakagitan. Kaya nila makaintindi ng Visaya saka Bicol. So marami silang tinda dito sa labas. Mga tahong, alimango, mga shells. Tahong industry. Sarap lang talaga bumiyahe sa probinsya, no? Mabilis lang, walang traffic, walang stoplight. Unless makarating ka talaga sa, kahit makarating ka sa mga bayan-bayan, walang stoplight, titigil ka talaga kapag may ginagawang kalsada, tapos may close na lane, bigayan. Nasa na tayo? Mochong. Nasa Mochong na tayo. May mga party lang talaga ng maraming ginagawang kalsada, tulay. Nahihinto yung takbo na ano, na swabe na mabilis. 76 pesos, diesel. Hindi branded. Maraming ganito dito. Nagko-close yung isang lane kasi nga ginagawa. Ito tapos na to eh. Pinapatuyo na lang, pinapatigas. Dito na tayo sa may Kalbiga. Mga bahay-bahay dyan nasa tabing ilog. Malayo pa tayo sa Tacloban, mga isang oras pa. Shout out sa mga moimit ko dyan na kamanayang sa Mindanao and Visayas. Feeling ko dati itong kalsadang to, nung unang gawa to, mga ilang taon, sobrang ganda nito. Kaya na nga ano, ang bilis-bilis ko eh. Ganda kasi ng daan. Tapos biglang may portion na bako-bako. Hindi ako nakahinto ng maayos o nakaslow down ng maayos yun. Dinaanan ko lahat. Ano, bako-bako siya yan. Mapapahinto ka eh o kaya mapapagilid ka na lang. Kasi ang ganda-ganda ng daan, tapos biglang may ganito, tapos maganda uli, tapos may bako-bako uli. Ah, yan ang buhay dito sa may Samar. O, yan uli oh.
ito yung sinasabi ko, mga bako-bako. Malambot yung gulong ko, napansin ko. Ayun, malambot niya. Ayun pala, nadali ako ng eto. Pako, sumisingaw na siya. Papasok na tayo ng San Juanico Bridge. Ayan. Ito na nga ba, ito na, ito na. Santa Rita Bay Walk and View Deck. Welcome to San Juanico Bridge. Para natin dito sa San Juanico Bridge. Tumatawid na tayo papuntang Tacloban. Malawak siya, malawak. So may speed limit 30 kilometers per hour. Isa tong mahabang bridge eh. Pilipinas. So bawal pumarada dito. Pero pwede kang ano mag-speed ng hanggang 30 lang. Yan na yung Tacloban. Welcome to Leyte. Yay! Sayang bawal pumarada dito, no? Pero baka pwede. Diba, ang lawak niya. Ramdam ko gumagalaw yung bridge. Parang umuuga siya. Yan, nasa gitna ng Visayas na tayo. Tingnan natin. Check natin yung ating Strava. Up. So, dito na tayo. Ngayon. From here, sa Bicol. Ay, from Lucena, nasa Tacloban na tayo. Ayan, yun na yung ating tinakbo. So, nasa 767 kilometers na, tinakbo natin. Ganun na tayo kalayo. And, gumagalaw yung bridge. Parang umuuga, gumagalaw. Gumagalaw yung bridge. Ramdam ko. Normal yan, may play talaga ito. Itong bridge na to. Kasi pag wala, magigiba ito. So, let's go na. Well, shout out mga taga Tacloban na kamaneho natin dyan. Ang ganda ng view. Dito lang yan sa Visayas. May mga beach dun, oh. Wow.
Binabaltonize ko na yung gulong para parehas ang nakamags. And then binalik ko na yung spare tire na steel rim para makapaspas ako. So patch lang. Kaya ng patch? No. Hindi ba siya masisira? Anong butas niya eh. Pero hindi naman tinamaan yung ano ply. Tinamaan. Safe naman yan, ano? Safe naman yan. Malaking patch na lang yung natin. So yan. Dito tayo sa Tacloban. And tama-tama may nakita tayong vulcanizing shop. Pwedeng nag-repair nung gulong natin. Then all the way na tayo papunta sa Mindanao sa mga susunod na araw. Mga heavy duty ano? Oh. Mga truck talaga, mga truck. Heavy duty na yan, pang mga truck yata yun, bus. Parang salon pass yun lang, ano? May fly na yun. Ah, may fly na siya? So, maano talaga ito, matibay. Made in Japan, no? Nakalagay dyan. Pwede na pang Mindanao.